ang magkapatid. Mga ulilang lubos ang dalawang magkapatid na sina Jose at Renato. Sa kanilang murang edad, natuto ang dalawa na kumayod para mabuhay. Nagtatrabaho sila sa bukid na iniwan sa kanila ng mga pumanaw nilang magulang. Dumating ang panahon, ang panganay na si Jose ay ikinasal at biniyayaan ng dalawang anak. Habang si Renato ay wala pa sa kanyang isip ang magkaroon ng sariling pamilya katulad ng kanyang kuya Jose. Magkasama pa rin ang dalawa sa pag-aasikaso ng kanilang palayan. Inaabot ng takipsilim ang mga ito mula sa pagkatrabaho doon. Pagdating sa atian ng kanilang mga naaning palay o tanim na gulay, ay pantay pa rin ang magkapatid. Walang lamangan, walang higitan. Isang araw, habang nagpapahinga si Renato sa ilalim ng isang puno, pinapaisip ito. Parang may mali. Pantay kami sa atian sa lahat. Mag-isa lamang ako sa buhay at simple lang ang aking mga pangangailangan. May pamilya ng aking kuya at lumalaki pa ito. Nararapat lang na masigit pa ang dapat niyang tanggapin. At nang gabing iyon, kumuha siya ng isang sakong bigas mula sa kanyang imbakan at tahimik niya itong dinala sa kamalig ng kanyang kuya. Gabi-gabi, palihim niyang dinadagdagan ang bigas ni Jose. Samantala, napagtanto rin ni Jose sa kanyang sarili. Mali na pantay ang aming hatian sa lahat ng bagay. Tutal, may pamilya na ako. May asawa at mga anak na makakatuwang sa paglipas ng panahon. Ang aking kapatid, walang pamilya na mag-aalaga sa kanyang kinabukasan. Dapat lang na mas marami siyang hati. Kaya tuwing gabi, kumukuha din siya ng isang bigas mula sa kanyang kamalig at pasekretong dinadala ito sa imbakan ng kanyang kapatid na si Renato. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa ng ilang taon at pareho silang nagtataka na hindi man nababawasan ang kanilang mga iniimbak na bigas. Hanggang isang gabi, habang papunta ang dalawa sa kanilang kamay, ay nagkasalubong sila at nalaman nila ang nangyayari sa loob ng maraming taon. Pareho nilang ibinaba ang buhat-buhat nilang mga sako ng bigas. Nagyakapan at umiiyak sa tuwa ang magkapatid. Ang pagmamahal sa atin ng ating mga kapatid ay hindi kailanman mapapantayan. Sila ang ating mga pangalawang magulang, tumutulong at magbabayad.